Magandang araw sa inyo, kids! Kamusta na kayong lahat? Ngayong araw na ito ay may bago naman tayong leksyon na ating pag-aaralan. Ready na ba kayo, kids? Sana'y nandyan kayo sa mabuting kalagayan. Kamusta na ang inyong pag-aaral? Ito ang inyong mga dapat tandaan para matuto. Una, makinig sa guro. Pangalawa, mag-participate sa mga gawain. Pangatlo, iwasan ang pagkamaingay sa klase. Pang-apat, ipasa ang mga gawain sa tamang oras. At ang panglima, iwasan ang pakikipag-usap sa kaklase. Ang pag-aaralan natin ngayon, kids, ay tungkol sa pangalan. Ano ang pangalan? Uulitin ko, ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pangalan. Ano ang pangalan? Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, lugar, bagay, at mga pangyayari. Ulitin ko, ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, lugar, bagay, at mga pangyayari. Halimbawa nito ay lugar, bansa, Pilipinas. Bagay, salapi, lapis. Pangyayari, kasalan, kaarawan. Sa tao naman, ana, wan. Sa hayop, baka, kalabaw. May ilang mga panandang ginamit sa pagtukoy ng mga pangalan. Una, si Esther ay isang guro sa paaralan. Ang pananda ay si. Pangalawa, si Nalumin at Rowena ay magkapatid. Ang pananda ay sina. Pangatlo, ang aso ang pinakamatapat nating kaibigan. Ang pananda ay ang. Pang-apat, ang mga tao ay sabit na makalabas. Ang pananda, ang mga. Panglima, kumopya ng takdang aralin si Mila. Ang pananda, ng. Pang-anim, bumili ng mga prutas ang nanay. Ang pananda, ng mga. Pang-pito, para kay Pedro ang damit na ito. Ang pananda, kay. Pang-walo, tumulong tayo kina Lulo at Lula. Ang pananda, kina. Siyam, sila ay tumulong sa nasalanta ng bagyo. Ang pananda, sa. Ang sampo, ibinigay sa mga mahirap ang pamaskong handog. Ang pananda, sa. Ngayon, kids, balikan natin ang ating leksyon ngayong araw na ito. Narito ang ating tinalakay.
Tapos na ba ninyong nasagutan, kids? Kung ganun, magaling! Hanggang sa susunod na aralin ang ating tatalakayin, sana'y nag-enjoy kayo sa bago nating aralin. Ang tatandaan lang ninyo, kids, na sundan lang ninyo ang aking mga leksyon na ibibigay sa inyo. Nakapag-subscribe na ba kayo or na-hit na ba ninyo ang notification bell? Kung wala pa, ay mag-subscribe, likes, at saka comment. Hanggang sa muling pagkikita, hanggang sa bagong aralin na naman natin tungkol sa pangalan na ipagpapatuloy natin sa pangalawang yugto ng ating leksyon. Hanggang sa muli, kids, good luck and God bless sa inyo. Ito ang inyong tatandaan, karunungan at katalinuhan, pagyamanin, at ito'y i-share sa iba. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa susunod nating video, iba na naman ang ating tatalakayin. May connection pa rin sa pangalan, ang pangalang Pantay at saka Pambalana. God bless, kids! Bye-bye! Ngayon, kids, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pangalang Pantay at Pambalana. Uulitin ko, pangalang Pantay at Pambalana. Ang mga pangalang Pantay ay tumutukoy sa isang particular na pangalan ng tao, bagay, lugar, pangyayari, at iba pa. Ang pangalang Pantay ay tumutukoy sa isang particular na lugar o pangalan ng tao, bagay, lugar, pangyayari, at iba pa. Halimbawa, Luisa, Munggol, Zamboanga, Dorina, Luzon, Bagong Taon, Aida, Kamay, Davao. Ang Pantay din ay nakasulat sa malaking city. Ang mga pangalang Pambalana naman ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, lugar, bagay, pangyayari, at iba pa. Ang mga halimbawa nito ay tulad ng bait, ganda, tagumpay, tiyaga. At ito din ay nakasulat sa maliit na titik. Yan ang mga halimbawa ng pangalang Pambalana. Ngayon naman, para malaman natin kung kung may natutunan kayo sa ating aralin, tukuyin kung Pantay o Pambalana ang mga sumusunod. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong nakareding papel at ballpen.
Mula isa hanggang sampu lang na item ito. Ngayon naman kids, pag-aaralan natin ang tungkol sa kailanan ng pangalan. Uulitin to, kailanan ng pangalan. Pangalan. Ang kailanan ay nagsasabi ng bilang. Uulitin ko, ang kailanan ay nagsasabi ng bilang. Ang mga may isa na rito ay ang isahan. Tumutukoy sa isa. Halimbawa, kaibigan. Yun ang isang halimbawa ng isahan. Pangalawa, dalawahan. Tumutukoy siyempre sa dalawa. Halimbawa, magkaibigan, magkapatid. Yan ay halimbawa ng dalawahan. Kailanan ng pangalan na tinatawag nating dalawahan. Pangatlo ay ang maramihan. Tumutukoy sa marami. Ipinapakilala ang panlaping mag at pag-uulit ng unang pantig. Halimbawa, mag-iina, mag-aama, magkakapatid. Ang kailanan ay nagsasabi ng bilang. Yan ang sabi kanina. Yan ang tatandaan natin. Ito, balikan lang natin ha. Isahan ay isang halimbawa ng kailanan ng pangalan. Tumutukoy sa isa. Halimbawa, kaibigan. Dalawahan, tumutukoy sa dalawa. Halimbawa, magkaibigan, magkapatid. At ang panghuling ay maramihan, tumutukoy sa marami. Ipinakilala ang panlating mag at pag-uulit ng unang pantig. Halimbawa, mag-iina. Ngayon, suriin kung isahan, dalawahan at maramihan ang sumusunod. Kumuha kayo ng papel at saka ball pen. Isulat ang tamang sagot. Bigyan ko kayo ng ilang minuto. You can answer now. Go! Tapos na ba kayo, kids? Okay, hintayin ko kayo hanggang matapos. Sagutin ninyo ng maayos at dapat perfect, ha? Ngayon naman, punta tayo sa kasarian ng pangalan. Ano-ano kaya ang mga kasarian ng pangalan? Antabayanan, maya-maya lamang. Kung ang pangalan ay may kailanan, may kasarian din. Ang pangalan ay may apat na kasarian. Ulitin ko, ang pangalan ay may apat na kasarian. Ang kasarian ang nagpapakilala sa atin kung babae o lalaki, kung di tiyak o kung walang kasarian ang pangalang tinutukoy. Ulitin ko, ang kasarian ang nagpapakilala sa atin kung babae o lalaki, kung di tiyak at kung walang kasarian ang pangalang tinutukoy. Ano-ano kaya ang apat na kasarian ng pangalan?
Una ay ang tinatawag nating panlalaki. Ang panlalaki ito'y tumutukoy sa mga katawagang para sa mga lalaki lamang. Ang halimbawa nito ay tulad ng Kuya, Diko, Hari, Pari, Lolo, at iba pa. Yan ang mga halimbawa lamang ng panlalaki. Pangalawa, ang pambabae. Ito'y tumutukoy sa mga katawagang pambabae, siyempre. Halimbawa nito ay tulad ng Ate, Lola, Reina, Actress, at Labandera at marami pang iba. Ang pangatlo naman ay Ditiyak. Ito'y tumutukoy sa mga katawagang maaaring tumutukoy sa babae o lalaki. Uulitin ko, Ditiyak, ito'y tumutukoy sa mga katawagang maaaring tumutukoy sa babae o lalaki. Mga halimbawa nito ay tulad ng guro. Ang guro ay mayroong babae, mayroon din lalaki. Principal, mayroon namang lalaki, mayroon namang babaeng principal. Pinsan, asawa, mang-aawit, at iba pa. Pang-apat naman, walang kasarian. Ito'y tumutukoy sa mga bagay na walang buhay. Halimbawa, silya, aklat, suklay, bahay, bato, at marami pang iba. Balikan natin ang ating leksyon na kasarian ng pangalan. Ano-ano ang mga kasarian ng pangalan? Kasarian ay nagpapakilala sa atin kung babae o lalaki, kung ditiya, kung walang kasarian, ang pangalang tinutukoy. Pangalauna ay ang panlalaki. Ito'y tumutukoy sa mga katawangan para sa mga lalaki lamang. Pangalawa, pambabae. Ito'y tumutukoy sa mga katawagang pambabae lamang. Pangatlo, ditiyak, ito'y tumutukoy sa mga katawagang maaaring tumutukoy sa babae o lalaki. Pangapat, walang kasarian. Ito'y tumutukoy sa mga bagay na walang buhay. Halimbawa, silya, aklat, ngayon naman, sagutin natin ang mga dapat sagutin o gawain. Ito ang panuto. Suriin ang mga pangalang may kulay pink. Isulat kung ito'y panlalaki, pambabae, ditiyak o walang kasarian. Sa una, sanggol, puno, anak, utusan, silya. Sagot niyo na sa inyong papel. Para naman sa ika-anim hanggang ika-sampo, ang ika-anim, aklat. Pampito, manggagamot. Pangwalo, reyna. Siyam, lula. At sampo, dag. Tapos na ba kayo, kids? Hello kids, narito naman tayo sa bago nating leksyon ang tungkol sa magaling kung ganun. Tungkol sa panauhan ng pangalan.
po, ulitin ko, panaunan ng pangalan. Ang pangalan may tatlong panauhan. Ulitin ko, ang pangalan ay may tatlong panauhan. Una, sa unang panauhan, ang pangalan ay tumutukoy sa nagsasalita. Sa unang panauhan, ang pangalan ay tumutukoy sa nagsasalita. Halimbawa, ako si Ligaya Sarmiento ay nangakong tutuparin ko ang aking tungkulin bilang pangulo. Yan ay isang halimbawa ng unang panauhan. Uulitin ko, ako si Ligaya Sarmiento ay nangakong tutuparin ko. Pangalawa, sa ikalawang panauhan naman, tinutukoy ang pangalan ng kinakausap. Ibig sabihin, dalawa na kayo. Sa ikalawang panauhan naman, tinutukoy ang pangalan ng kinakausap. Halimbawa, ikaw Ted, mayroon ka bang sasabihin? Ikaw Ted, mayroon ka bang sasabihin? Yan ay halimbawa ng ikalawang panauhan. Sa ikatlong panauhan naman, tinutukoy ng pangalan ang pinag-uusapan. Sa ikatlong panauhan naman, tinutukoy ng pangalan ang pinag-uusapan. Halimbawa, sina Ligaya, Romeo, Linda, at Esperanza ang mga pinuno ng ating klase. Halimbawa, sina Ligaya, Romeo, Linda, at Esperanza ang mga pinuno ng ating klase. So, babalikan natin. Panauhan ng pangalan. Una, sa unang panauhan, ang pangalan ay tumutukoy sa nagsasalita. Sa ikalawang panauhan naman, tinutukoy ang pangalan ng kinakausap. Halimbawa, ikaw Ted, mayroon ka bang sasabihin? Pangatlo, sa ikatlong panahon, tinutukoy ng pangalan ang pinag-uusapan. Halimbawa, sina Ligaya, Romeo, Linda, at Esperanza ang mga pinuno ng ating klase. Ngayon naman, sagutin natin ang mga sumusunod. Panuto, punan ang patlang ng tamang panauhan. Isulat ang una, pangalawa, o pangatlong panauhan. Yung may kulay pink lang, ha? Bibigyan ko kayo ng panahon para sagutin ninyo. Kumuha na kayo ng papel at saka lapis at ballpen. Good luck mga kids! Hello kids, magandang araw. Narito na naman tayo sa bagong aralin natin ang kayarian ng pangalan.
Ang pangalan ay may apat na kayarian. Uulitin ko, ang pangalan ay may apat na kayarian. Una ay payak. Ito ay mga pangalang binubuo ng salitang ugat lamang. Uulitin ko, payak, nakauna. Halimbawa, ugat, bao, puno, niyog, dahon, sanga. Yan ay mga halimbawa ng kayarian na nabibilang sa payak. Pangalawa namang kayarian ay ang may lapi. Ang may lapi, ang mga pangalang may lapi ay binubuo ng salitang ugat at panlapi. Uulitin ko, may lapi. Ang mga pangalang may lapi ay binubuo ng salitang ugat at panlapi. Halimbawa, pang plus gatong equals panggatong. Niyog plus an equals niyugan. Yan ay mga kabilang lamang sa halimbawa ng may lapi. Pangatlong kayarian ng pangalan ay inuulit. Galing sa salitang ulit. Ito'y binubuo ng mga salitang ugat na maaaring ulitin ng buo o kaya't bahagi lamang. Yan ay inuulit. Yan ang pangatlong kayarian ng pangalan. Halimbawa nito ay bahay-bahayan, kabayo-kabayuhan. Uulitin ko, bahay-bahayan, kabayo-kabayuhan. Yan ay halimbawa ng inuulit, kayarian ng pangalan na inuulit. Pang-apat naman, ito yung panghuli, tambalan. Tambalan ang pangalan kapag binubuo ng dalawang salitang ugat na pinagtambalan. Dalawang salitang ugat na pinagtambalan. Ang halimbawa nito ay walis, tingting. Walis, tingting. Ang pangalan, okay, balikan natin kung ano ang ating aralin. Ang pangalan ay may apat na kayarian o kayarian ng pangalan. Una ay payak. Ito ay mga pangalang binubuo ng salitang ugat lamang. Ang halimbawa, sinabi ko na kanina. Pangalawa, may lapi. Ang mga pangalang may lapi ay binubuo ng salitang ugat at panlapi. Mga halimbawa, sinabi ko kanina. Pangatlo, inuulit. Ito ay binubuo ng mga salitang ugat na maaaring ulitin ng buo kaya't ang bahagi nito. Halimbawa, bahay-bahayan, kabayo-kabayuhan. Panghuli, tambalan. Tambalan ang pangalan kapag binubuo ng dalawang salitang ugat na pinagtambalan. Halimbawa, walis tingting, putong polo. Ngayon naman, sagutin ninyo ang mga gawain. Ito ang panuto. Bumuo ng iba't ibang pangalang may lapi buhat sa mga salita. Una, niyog. Pangalawa, bakod. Pangatlo, kopra. Pang-apat, lupa. Pang-lima, kahoy. Kumuha na kayo ng papel at ballpen o lapis kaya. Para naman sa 6 hanggang 10, bumuo ng iba't ibang pangalang inuulit buhat sa mga salita. Tatay, pang-7, nanay, pang-8, anak, pang-9, balita, pang-10, kuro. So, simulan na ninyong sagutin mga kids, ha? Okay, ready na ba kayo? Okay, sana'y makakuha kayo ng mataas na marka.